Dahil sa papalapit na eleksyon 2013 at sa mainit na debate tungkol sa RH Bill, natatanong tuloy kung makakaapekto kaya ang posisyon ng ilang politiko sa RH Bill sa magiging resulta ng eleksyon. Meron nga bang tinatawag na Catholic vote sa Pilipinas? May report si Tina Panganiban Perez. Kilalang mahinahon ang mga alagad ng simbahan. Pero sa issue ng Reproductive Health Bill, sa kulay pa lang, kitang-kitang palaban sila. Mula sa altar hanggang sa kalsada, desidido raw silang kontrahin ang panukala. Sa tuwing papalapit ang eleksyon, ang Simbahang Katoliko laging nagbibigay ng gabay sa mga botante kung paano nila dapat pipiliin ang kanilang mga iboboto. At sa eleksyon 2013, hindi na iiba ang sitwasyon. At isa sa mga isyung siguradong dadali ng simbahan, ang RH Bill. At kung dati, may mga obispo raw na nangingiming magbanggit ng mga pangalan ng mga kandidatong dapat at hindi dapat iboto, baka raw sa eleksyon 2013, papangalanan na nila ang mga ito. Hindi naman daw sa nangingialam sila. Kailangan lang daw nilang magsalita dahil saklaw raw ng 10 commandments sa mga nilalabag umano ng RH Bill. Usually ang Catholic, yung mga tenets naman is what God wants and what is good for the country. This is not a matter of mere politics, it is a matter of morality. So I think it is good for us to intervene, because if we will be led by people who are agents of the devil, we are going to hell. Pero hindi naman daw automatikong susuportahan ng simbahan ng sinumang kontra RH. Isa nga ay anti-RH, pero tatlo naman ang asawa. Hindi pwede. Pero solid kaya mga Katoliko sa isyong ito? Meron kayang tinatawag na Catholic vote? Merong Catholic vote because there are Catholics who vote the Catholic way. Siguro kakaunti, because if there are good Catholics, they would vote people who are promoting Catholic values. No? Maari din namang kaya hindi nananalo yung mga taong korap, kaya hindi nananalo yung mga taong matino at nananalo ay taong korap because niririg ang elections. No? So our elections may not be Catholic. No? Pero there is Catholic vote no matter whether it is a minority or not. May Catholic vote naman daw talaga. Ito nga ang naisitaguyod ng grupong Catholic Vote PH na ang ilan sa mga membro ay anti-RH. Bagamat hindi raw sila mag-e-endorso ng mga personalidad, may isang katangian naman daw na dapat mayroon ng mga iluluklok sa pwesto. So any Catholic or non-Catholic candidate who stands up for the ideals of a Christian moral and ethical stand is based on our guidelines is a good candidate to be elected into office. Pero taliwas ito sa paniwala ng political analyst na si Ramon Casiple ng Institute for Political and Electoral Reforms. There is none, definitely, if you're talking national vote. Ano. Remember, isang example dito si ERAP. Nagkampanya talaga ang maraming taga-simbahan, bishops, against him. Kasi sa moral grounds. No, nag-landslide. Ang mga naglalaban dito, karamihan sa ano natin, mga elite din mga sarado katoliko. Ayon kay Casiple, pinakamainam na raw na gamitin ang konsyensya, imbis na paniniwala o relihiyon sa pagpili ng mga iboboto. Ang ilang katolikong botanteng nakausap namin, bagamat naniniwalang may Catholic vote, gagamitin pa rin daw ang sariling desisyon sa pagpili. I am Catholic but I wouldn't really follow the Catholic. I mean, you know, me personally, I wouldn't. But then again, my family influences me a lot. Any religion, basta what he or she thinks is right, yun yung ibo-vote niya, regardless of the religion. Tina Panganiban Perez, GMA News.